So, kung kilala nyo si Hero Angeles, diba? Champurado yung Noche Sino Buena niya. yun? Hindi mo kilala. Ayan. Hindi ka kasi, ano, senyal. Senyal talaga. Pero, alam mo yun, Hero Angeles. hindi niya nakilala. Si Sandara Park, kilala mo. Oh. Yung parang ka-love team niya dapat. Si Oh. Merry Christmas. Advance. Advance Merry Christmas. So, I will make sure Ho, na ho, ho. ma-upload ko to before magpasko. Yes, no Okay. pressure. So, hello everyone and welcome to another episode of our YouTube channel. Andito na naman kami, So, ano ang pag-usapan natin ngayon? Dahil magpapasko na, ano bang Noche Buena? Noche Buena tips, And no? medyo, sama na rin yung medyo Medyo noche, noche. Oh, tipid kasi tips. part of Yan. course, part of the holiday season is yung mga parties, gatherings, yan. And it's one of the At reasons. kumain. Oy, hinay-hinay sa ano ha, sa Saan? pagkain ng mga unhealthy Matataba. food, kasi nag-gym ako nung the other day, mas tumataas daw ang ano, ang incidence ng mga heart attack, mga ganyan during the holidays. So medyo hinay-hinay tayo ha. Yeah, that's actually true. Kasi, lalo na pag madaling araw, kasi doon tumataas yung blood pressure eh. Oh, Oo. so moderation tayo. Gusto nating umabot ng bagong taon. Hindi lang bagong taon, gusto nating humaba yung buhay natin. Oh, yeah. Pero madalas ako makarinig ng mga Oh. ambulance Oh, pag talaga. ganitong mga panahon, Oh, no? stock up na yung mga Lipitor. Lipitor. And yun nga, no? Kasi part of the holiday season ay yung mga kainan, like for example, Noche Buena and Medio Noche. And of course, isa yan sa mga nagiging gastos natin ng malaki, no? Yung Oo, lalo na paghahanda. ngayon. So Nag-trend na siguro, pa. we will Diba? focus on sa paghahanda, sa mga like Noche Buena, no? Ano ba yung mga money saving tips natin for Noche Buena in Yan. particular? Yeah. Ano bang Sige. mga Ako, oh potluck. Potluck, actually, oh pwede kayo yan ang mag-potluck. easiest way para makatipid, no? So lalo na kung yung pamilya nyo ay medyo malaki, so syempre pag Noche Buena or Medio Noche, magka-gather din naman, Oo. magsasama-sama kayo. So, Sige, potluck. might as well mag-potluck, Oo, no? para at least you don't need to spend for the whole family. Yes, cook Diba? as much. Oo. And, So, tasty lang ibigay mo. Mautak eh, na tasty lang. Sagot ko na tubig. Sagot ko na yelo. Oo. Or, actually, yung sa isa kong friend, potluck yung Christmas party nila ng family, pero wala siyang hinahanda. Ha? Bakit? Ano Kasi yan? sa kanya yung venue. Oh. So sinasabi niya, akin na nga yung bahay, ako magliligpit, ako maghuhugas lahat niyan. So magdala na lang kayo ng food. Pati paghuhugas ng pinggan. Oo. And okay naman, kasi yung mga kapatid niya, okay lang. Kasi kung isipin mo man, syempre, sa bahay mo na nga ng Ikaw gulo, makakiligpit. oo, di ba? Oo. So at least, hindi mo na kailangan magluto kasi, syempre, ano Magawa ka, may na yun. preparations ka pa sa mga paglilinis ng bahay, di ba? Bagay, Yun, oo nga. And I think It's a it's... great way also to, ano, no, to gather the family together. Yes, Di oo. ba? And it's not actually limited to families. Pwede sa mga friends nyo, Oh, yeah. doon kayo mag-potluck, potluck party Oh. with friends, and Okay, so yung kakain kayo sa labas ng mga friends, Oo. doon na lang kayo sa bahay, di ba? And actually, meron ako na-attendan dati na Noche Buena. It's not just the family or the house, no? Oh. Pero yung... Ano to? Pakaing bayan? Oo, hindi. Mga magkakapit-bahay. Kakandidato ba to? Magkakapit-bahay. Oo, ano sila? Lima silang magkakapit-bahay Oh, na pwede naghanda Sense, na ah. lang sila sa kalye. Parang... Maganda sa kalye. So, potluck per household. Oh. Pero lahat sila nandun. Kasi medyo close yung compound nila. Kasi compound, actually compound kasi siya. Hindi yung... So, compound, iba-ibang family, apartments and all. So, para makatipid, di ba, ano na lang sila, communal Noche Communal. Buena. Saka masaya yun, ha? Kasi makakachismis ka pa. Yeah, at then, tsaka... Naalala ko yung, ano, yung isang meme. Oh. Sa US daw, basta yung picture, sa US, ang CCTV daw, yung ano, yung camera. Oo. Sa Pilipinas, CCTV, yung babaeng nakadungo sa bintana. Yes. Chismosa. Oo, yan. So, di ba, it's a good way to build Chismis at camaraderie with chismis. your
neighbors also. Makachismis. Yeah. Kung kasi, palibasa sa ganung neighborhood ka nakatira, no? Alam mo ba? Chismisan, no? Yeah. So, ano pang ano pang Noche Buena tip natin? Noche Buena tipid tip. Go for food na ano na, of course, no, yung mga pwede pa kinabukasan. Oo, yung mga leftover friendly dishes. Yung yun mga yung pangat, tawag namin ng pangat eh. Anong ibig sabihin ng pangat? Pangatlong luto na. Kaya pangatlong init na. Oo, actually, tama yan, no? Yung, siguro ako, personally, like minudo, no? Para sa, well, sa bahay namin, minudo ngayon, kinabukasan pork floss na. Hindi, minudo pa rin. Kasi ang minudo, usually, pag may natitira, maraming beses mo siyang initin, pasarap ng pasarap. Kasi, siyempre, maraming beses pa initin, pasarap ng pasarap. Para okay yan, ha? Hindi, kasi, diba, kasi, nawawala na yung tubig dun sa... So, mas nagiging malapot yung sauce ng minudo. Ikaw talaga green-minded ka. Siyempre, this is from experience, no, na yeah, di ba, kahit na ilang beses mong initin, matagal siyang masira. Kung mga subscriber naman tayo, sabi, walang green joke. Pero yan, parang adobo. Nung one time, ganun din, meron kami adobo-ish na ano, na dish. Mm. Okay, nabukasan, himay-himay, pork floss na. Ah, sa, ano, yeah. Sa sinangag. Oo. Well, sa amin, usually yung ano, lechong manok, tapos kinabukasan, sahog na siya sa pansit. Ah. Alam mo yun? So, mga leftover friendly na mga dishes, pwedeng yun yung i-serve. At saka ano ba, ewan ko lang ha, but it's not really tacky or or baduy. Kunwari, sa family, ganyan. Kunwari kami, no? We go to our family sa Las Piñas. Kapag ka maraming tira, magkukuha ko ng maraming pagkain. Oo, of course. Kasi ulam na yun for the next 2 or 3 days eh. Oo, lalo pag si daddy, magluluto yun ng laeng. Oo. Eh, di ba yung laeng, parang habang tumatagal, sumasarap. Oo. Ayun, kuha ko ng maraming laeng. O di, patagalin. Tapos yes, yung mga lechon-lechon. Oo. Ganyan, kukunin ko yung ulo or ano. Eh nga, di ba yung lechon ngayon, tapos lechon paksiw na siya. Oo, so, kuha rin ko. Mga hindi, no? Mga rabat kayo na magkain. Yeah. Isa pang tip dyan, since we're talking about food, is... Pupunta ng party, may dalang dami-daming Tupperware. May Tupperware. Tapos ang dalawa, isang Tupperware lang na maliit. Pero meron kang karo-karaking Tupperware. Actually, as from my experience na sa bahay kasi namin, yung mom ko, mahilig magluto at magpa-party. And gusto nila na nauubos yung food, no, kahit na... Ah, yeah. So, I think there's... Kasi i-stock pa sa bahay yun. Yun nga. I think there's no harm. Matapanis lang. Yeah, walang masama na meron kang tagong Tupperware. Wala masama. Hindi masama maging PG. Oh, hindi naman PG 'yon, no. Ano, practical. Practical, no. Na pag nakita mong maraming tira dun sa handa, pwede mo naman sabihan yung host, 'di ba, na okay lang ba na mag-uwi ako? Kasi more often than not, medyo, gusto nila 'yon eh. Hindi ba medyo paano ka ba? Hindi nakakahiya naman. Nakakahiya na sa bubuter. Nakakahiya naman tapos dala ka ng Tupperware. At least hindi na sila gagastos sa ano, no, sa lalagyan nung take out mo, no. Sabi, mare, may wine ka pa doon extra. Ah, wag naman siguro. Hintayin natin na i-offer sa atin na mag-uwi ng yung food, no. Yung Merlot. Yung Merlot. Oh yeah, okay. Yun. You can ask. Oh. Yeah, you have to ask or you have to wait to be in, na ma-invite na gusto niyo ba mag-uwi. Wag kasama yung Christmas decor, ha. Yun. So, ano pa ba? Ayun, since we're talking about yung planning the food, it helps na ilista mo kung ano yung ihanda mo para alam mo kung ano yung bibili mo sa grocery. Oo. Kasi that's right. Minsan, may mga na-experience na ako sa mga friends ko na mag-iisip ng, mayroong party, mag-iisip ng ihanda, nasa supermarket na. Ah, oy, mahirap so, yun. Matagal, tapos ang daming nabibili. Means, madalas may mga nakakalimutan pang ingredient. Mm-hmm. And, I don't know kung nagluluto kayo, pero isa sa mga nakakainis sa pagluluto ay yung ma-realize mo na kulang kang ingredient. Mm-hmm. Tapos kailangan mo pag tumakbo, di ba? So, hassle masyado yun. Pamasahe pa yun. Oo. So, might as well,
plan the meals beforehand so that when you go to the grocery, kumpleto yung bibilhin mo. Yeah, diba? Yeah. Parang kami din, usual kami pag Christmas, yung chicken ano, relleno, niluluto ng wife ko yun. Ano siya, ganun din. So nakalista na yan, tapos tumatagal din kasi yung chicken relleno eh. Uh-huh. Chicken, basta yung debon. Takpan yung ano natin, microphone. So, yeah. Ayun, so tumatagal din siya na mga ilang araw, ganyan. So yan, so, nakalista na din yun. Ayan, so ayun no. Also, since uso ngayon sa ngayong panahon, yung makakatanggap ka ng mga Noche Buena basket. Oh, yan. Nako. Mga naka-basket ng mga iba-ibang mga dilata, yan. So, yeah, buksan niyo na and then it helps with your meal planning. Ano ba yung mga maluluto ko na magagamit ko tong mga to? Kasi at least libre na yung mga ingredients. So kasi that's mga right. Nakuha mong that's regalo right. yun. Kung may pasta diyan, may spaghetti diyan, o di kasama na yun. Awas na. At yung hindi niyo gagamitin o kakainin, pwede mong i-regift. Oo. Dahil mo ulit sa, ipuwi mo sa isang basket, ibalot mo ulit, yun ang ngayon pang regalo mo. Yes. Oo. Okay, video kami dyan on regifting. Yeah. Lalo na yung ano, sa ano? Parents ko, no? Well, katulad yun sa dad ko, syempre yung mga office mates siya dati, usually pag sa boss, di ba, ano niregalo mo, mga brownies, mga baked goodies, sweets, chocolates. Eh, syempre, hindi mo mahilig ng dad ko sa ganun. Yung pinag-re-gift namin. Or, yung mga yung talino sa potluck. Oo, yung mga brownies, no? Ay, dami. Tsaka yung fruitcake na umiikot. Alam mo, dapat yung fruitcake na yan, meron yung tracking sheet. Para alam na ko sa pumunta. Parang library card. Ay, oo. Hindi, nakuwento ng tito ko yun. Library card. Inamin mo yun. Hindi, may library card pa rin naman ngayon. Okay. Pero electronic na yung database nila. Library card, classy. Yun. So, ano pa? Ano bang tip natin sa Noche Buena? Yun, as far as possible nga, sa bahay na lang na lumabas. Kasi mamamasahe ka pa, matatraffic ka pa. Ah, may mga natin Noche Buena pa sa labas? Ay, Noche Buena pa naman. Christmas party pa lang mga ganyan. Ah, oo. Kung kumapunta lang ganyan. Siguro, one last tip, no? Kasi we have this notion na ang Noche Buena parang kailangan ang grande na kainan, di ba? Pero actually, meron akong kaibigan na yung Noche Buena nila, since traditionally sa Pinoy, ang Noche Buena ay yung after the midnight mass, yeah, di ba? O yung evening mass. Yung Noche Buena nila, simple na lang. Usually, it's just mga finger foods. Alam mo yun? They serve hot chocolate at saka mga sandwich lang. So very light lang. Okay. Kasi ang ano nila, ang justification nila doon is after a few hours matutulog ka na rin lang. So bakit kakakain ng sobrang dami? So what they do? Baka mabangungot ka pa. Oo. So what they do is of course they eat dinner, normal dinner, and then sa Noche Buena sa gabi, yung after ng Christmas mass. Very light lang yung kinakain nila. Tapos kinabukasan, when the family comes, siyempre ito na yung potluck and all, yun na yung malaking handaan during the Christmas day. So, yeah. Alam mo yun? Pacing, naka-pace. Oo. Kasi may mga, sa bahay namin, ang tradition kasi namin is, maraming niluluto for Noche Buena. Tapos kinabukasan, pagdating sa family reunion, yung mga tira nung Noche Buena, yun yung handa doon, di ba? So, which is also good, but para sa akin, better kung simple na lang yung Noche Buena, light lang. Tapos, babelo ka ng tapos, family reunion. Kasi, ipropose mo na yung family reunion, potluck. So, parang isa lang yung lulutuin mo talaga the day before. So, hindi ka masyadong hassle. Yun. So, kung kilala nyo si Hero Angeles, diba? Champurado yung Noche Buena niya. Hindi mo kilala. Ayan. Hindi ka kasi, ano, senyal talaga. Pero, alam mo yun, hindi niya nakilala. Si Sandara Park, kilala mo. Oo. Oh. Yung parang ka-lab team niya dapat. Oo. Oh. Isa sa mga nagpanalo sa kanya yan eh. Sa ano, okay. Star Circle Quest ba yun? Hindi ko na rin maalala. Yun. No? Okay. I got it. Naawa sa kanya yung mga tao kasi sinabi niya na pag Noche Buena daw, champurado lang yung kinakain nila. Baka mag-Star Circle Quest tayo. Hindi, but the point is, pwede namang simple lang yung Noche Buena. Yeah. It doesn't have to be like
sobrang daming putahe, no? Pwedeng ang ano nga lang, very light kasi matutulog na rin. And it also follows pagdating sa medianoche, no? Na pwedeng thing. Simple lang din kung medyo mapamahiin kayo, di syempre yung mga bilog-bilog pa, di ba? Ano? Which is okay lang 'yon, and then ratilis, ratilis. Kung ano lang yung ano, kung ano lang yung kailangan nila para sa mga pamahingi nila sa tradition, then that's it. And you don't have to cook extra dishes, no? At least you start the new year nang hindi kayo pobre. Poor. Pero ako kasi hindi ako naniniwala masyado sa mga pamahiin. Mas malas daw maniwala sa mga pamahiin. Ano ba? Hindi. Pero ako, ano, sabi nga ni ano, ni Sinayda Seba, ano ang ano yun? Ang kapalaran? Ano? Ang mga bituin ay gabay lamang. Tayo ay may free will. Gamitin natin ito. Okay, anyway. So, I hope, yes. Nag-enjoy kayo sa aming pre-Christmas episode. So, ang next episode natin ay pre-New Year na. Pre-New Year na. So, I hope you like this video. May natutunan kayo and may nakuha kayong tips para makatipid sa Noche Buena. So, please give it a thumbs up if you like the video and share it to your friends. Please do share. And comments. Kung may tanong kayo, just drop sa comment section. Yeah, and if you want to email us, you can reach us at admin@wealthrt.com. Please don't forget to subscribe to our channel. So that's it. Bye-bye. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye.